Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. At magandang magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid, mga kababayan. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala Rasulil Karim, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang lahat ng mabulit na salamat ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, at naway ang kanyang kapayapaan, pagpapala at biyaya ay mapa sa kanyang lahat ng mga sugo at mga propeta at sa kanilang tunay na mga tagasunod hanggang sa araw ng paghukom. So, alhamdulillah, welcome sa inyo lahat mga kapatid. Maraming salamat sa pagdala nyo dito. Lahat ng nandito, mga kapitbahay namin, mashallah, ay mga brothers natin sa Sinaya at sa iba't iba pang kumpanya. Alhamdulillah, maraming salamat sa pagdala nyo. Huwag nyo kalimutan, next week, next month ulit. Ay, sa sambal ulit, inshallah. So, tinalaki ni Kuya kanina, wala nang binanggit, yung ano ba yung dahilan o layunin ng pagkakalikha. Di ba mga kapatid? Maliwanag sa inyo yun? So, bibigyan ko lang kayo ng dagdag kaalaman. Dagdag impormasyon ba? Ito po, itong turo ng Islam ay actually, alhamdulillah, ito'y mula pa ng una. Ibig sabihin, mula pa sa unang-unang tao na si Adan sa pakilalawang kapayapaan, hanggang sa lahat ng mga sugo ng Allah, kay Propeta Noah, sa makinawang kapayapaan, Abraham, at saka, sa kila Prophet Lot, Moses, of course, Yusuf, o si Joseph, no? At hanggang napakarami po nila, libu-libong mga propeta, hanggang kay Jesus at sa huling-huling na si Muhammad, sumakanilalawa ang kapayapaan. So mga kapatid, nag-iba ba yung mensahe mula nung una? Basically, hindi po. Lahat sila ay isa lang yung pinakabuod ng mensahe nila. Ano yun? Ang makilala natin at sambahin lamang yung nag-iisang Diyos na lumikha sa atin. Ito yung pinakabuod ng mensahe. Na makilala natin yung nag-iisa at tunay na Diyos at yun lang ang sasambahin natin. At binigyan natin, kapatid, kanina ni Kuya ng mga iba't ibang ebidensya mula sa mga talata ng Quran. Di ba? Napansin nyo kanina. So, ito po ay hindi bago. Katulad ng sabi ko sa inyo, kung babalikan natin, no, yung nangyari sa Biblia, halimbawa, yung mga nakarecord sa history, sa Biblia daw, ilan ang Diyos na sinamba ni Adan? Isa o marami? Iisa rin lang ang pumausap sa kanya. Hindi marami. Tama? Yung nag-iisang tunay na Diyos. Yung sinasabi natin, Allah, ang lumikha ng lahat. Ganun din, pagdating ng mga ibang mga propeta, katulad ni Noah, hanggang kay Prophet Abraham, hanggang kay Moses, yung sikat na sinasabi yung Ten Commandments, ang sampung utos ng Diyos. Ano ba yung unang-unang utos, mga kapatid? Diba? Sabi ron, Exodus chapter 20, verse 3, worship no God but me. Yun ang sinabi ng Diyos doon, ako ba? Huwag kayong sasamba sa iba, maliban sa? Maliban saan? Worship no God but me. Ayon sa Biblia, sinabi doon ng Diyos doon, huwag kayong magkakaroon o sasamba sa ibang Diyos, maliban sa? Akin. Ilan ang salita? Isa o marami? Isa lang. At marami pang, kahit sa Biblia, na versikulo na sinabi ng Diyos na walang ibang Diyos na nauna sa Kanya at wala nang iba pang darating dahil walang ibang Diyos maliban sa Kanya lamang. So, isa lang ang Diyos. So, eto ngayon, para malaman nyo, nung di pa ako Muslim, nagkaroon ako ng mga karanasan, kasama yung mga kababayan natin ng mga may mga pastor sa kanila, iba't ibang sekta, hindi ko nababanggitin. So, mga naniniwala na si Jesus daw yung Diyos. So, ganoon din ang pananaw ko. So, nung mapag-aralan ko yung turo ng Islam, medyo naninawan ako. So, tinanong ko ngayon, sumasangguni ako sa mga kababayan ko, kapwa Katoliko, iba't ibang sekta. So, sabi ko, bakit itinuturo sa atin na si Jesus daw ay Diyos?
ng Panginoon na dapat sambahin. Di ba sinabi ng Diyos na siya lang ang dapat sambahin? So pag sinabi mo si Jesus, magiging dalawa na yon. At alam mo, lalabag na yun sa unang-unang utos ng Diyos na sinabi, huwag kayong sasamba sa iba maliban sa akin. Hindi niya sinabing maliban sa akin at kay ganito at kay ganyan. Sinabi niya siya lang, yung isang Diyos lang. So, nagkaroon ako maraming katanungan. May sumagot, eh kasi, si Jesus daw ay anak ng Diyos. Kaya Diyos din siya, kaya pwede rin daw sambahin. Sabi kong ganun, kung sinabi mo, siya yung Diyos na sinasabing Ama, yung Allah, sinasabi ng sa Islam yung Allah, tapos siya, nagkaroon ng anak, edi, ilan na yun? So, magkaiba na yun. So, kung sasama tayo kay Jesus, maging dalawa yung sasamahin natin. Pagtutuwang yun, pagtatambal. E sabi ng Diyos, walang sasamahin, maliban sa Kanya lang. Meron naman sumagot, sabi niya, hindi. Si Jesus kasi, sa harta ng Diyos, ay isa. Iyon yung katwiran nila. So mga kapatid, nung tinanong mo ngayon, anong ibig mo sabihin isa sila? Sabi niya, siya talaga yun. Yung Diyos na nagkatawang tao, sabi ng ilang mga pasto na nakausap din natin, ay siya mismo yung Diyos, si Jesus mismo yung Diyos na nagkatawang tao. Ang problema, no? Kung si Jesus at yung Diyos ay iisa, bakit naniniwala ba tayo sa Biblia natin, pastor o mga kumbayan, ano, na mapapansin niyo po, halimbawa, si Jesus ba ay nagdarasal o hindi? Nagdarasal. Kinuha ni Jesus ang tinapay, nagpasalamat sa Diyos. Lahat ng ginawa niyo pagkagalay, pagkamot, di ba? Nalalangin siya sa Diyos. Kahit ang pagbuhay sa patay, pagbuhay niya kay Lazaro na isa sa malalapit sa kanya, na kaibigan niya ay namatay, nananalangin din siya sa Diyos na umiiyak pa. So nananalangin siya. Sumasamba siya sa Diyos. Paano siya sumasamba? Nagpapatira pa. Alam niyo nagpapatira pa mga kapatid? Yun nakikita niyo nilagba namin ng mga Muslim. Ito, ito po yung patira pa. Ayan. Ito po. Kaya mababasa niyo sa Biblia, mababasa niyo sa Biblia, halimbawa, Mateo 26:39, Marcos 14:35, and he went a little further, no? Jesus went a little further on, threw himself face on the ground and prayed. As umayos si Jesus, sa banda paroon, dako paroon, nagpatira pa at nananalangin. So ganun niya sinasamba ang nag-iisang Diyos, ang Allah. Paano? Sa pamagitan ng pagpapatira pa. So kung siya yung Diyos, sabi ko gano'n, bakit may sinasamba siya? Ba't may kinikilala siyang Diyos? Sino yung Diyos na sinasamba niya? Sigurado ko, yun yung pinakamakapangilihan ng nag-iisang Diyos na itinuturo ni Jesus. Nung itinuro niya, sabi ko rin, tinanong ko rin, bakit itinuro pa sa atin ni Jesus na bilang batang kumento din dati, no? Di ba dinadasal natin ang Ama namin? Bilang Katoliko? Tama hindi? Sino ba nagturo nun? Si Jesus ayon sa Biblia. Mateo chapter 6 verse 9, sinimulan niya na, ganito kayo manalangin. Tinuruan niya yung mga tao. Ama namin! Ibig sabihin, Diyos namin. So, sa langit ka. So, nilinaw niya, nasa doon Diyos? Nasa langit. Nasa langit, nasa doon ba? Ano mo sunod? Sambahin ang ngalan mo. So, sino inutos si Jesus na sasambahin? Pangalan niya? Ng nanay niya? O pangalan ng Diyos na nasa langit? Ang kapatid, pangalan na Diyos na nasa langit. Yun yung sinasabi natin na Allah. Alamanan po? So, sabi ko, bakit pa niya ituturo yung dasal na Ama namin na sambahin yung nag-iisang Diyos sa langit kung siya naman ang dapat natin sambahin? Bakit niya tinuro na yung Diyos sa langit ang dapat natin sambahin? At hindi niya sinama yung pangalan niya. Maliwanag po, mga kapatid? At kung binasa ko rin sa Biblia, sa Revelations chapter 4, at saka Revelations chapter 5, yung uling libro ng Biblia,
Ano ba nakasulat doon? Sa pahayag, sa bandang dulo ng chapter 4 at ng chapter 5. Tinanong mo, yung mga kilala ko, na nagsasabi niya, si Jesus daw yung Diyos. Ha? Ano nakasulat doon? Sabi nila, si Jesus daw yung Diyos. Ito po, pakinggan nyo. Pwede nyo masaya din sa Biblia nyo siguro. Inshallah. Kita ko nga sa Biblia ko dito. Hindi lang, ha? Para hindi tayo magkamali. Para makita nyo po yung mga bersikulo. Ito ay nasa huling libro ng Biblia, sa pahayag. Okay? O yung tinatawag na Revelation sa Ingles. Okay. Chapter 5. Okay. Tingnan nyo po. Simulan natin sa chapter 4. Sinabi dito, pakinggan nyo may kwento ha, dito sa Biblia, sa Revelation chapter 4. Kago ba? Mula verse, simula sa verse 8. Sa langit daw po ito ha, tingnan nyo may ike. Dito may pakikita ko sa inyo, na yung sinasabi, sino yung naniniwala na nagsasabi na si Jesus daw at ang Diyos ay isa, dito po, pinasisinungalingan po yun ang Biblia. Pinasinungalingan ito ni Jesus na hindi yung totoo, no? Iba ang sinabi niya, hindi yun ang kahulugan na sinabi ang Diyos at ako'y iisa. Hindi ibig sabihin siya yung Diyos. Dahil yung nako ng verse doon, ay nininom din niya, no? Yung sinabi niya, ang Ama at ako'y iisa, di ba? Yung nako ng verse doon, sinabi niya, ang Ama ay lalong higit na dakila kaysa sa lahat. So, mas higit yung Diyos kaysa kanya. So, tingnan po natin, yung ebidensya sa Biblia na magkaiba yung Diyos, ang Allah, kaysa kay Jesus. Ito po. Sa verse 8, halimbawa, okay, ng Revelation chapter 4, at ang apat na nilalang na buhay sa langit daw ito, na may alim na pakpak bawat isa sa kanila, ay mga puno ng mata sa palibot at sa loob, at sila ay walang pahinga araw at gabi, na nagsasabi, ano sinasabi ng mga yon? Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, ang nabuhay at nabubuhay, at siyang darating. At pagka ang mga nilalang na buhay ay nangagpupuli at nagpaparangal at nagpapasalamat sa nakaupo sa luklukan doon sa nabubuhay magpakailanman, ang 24 na matatanda ay mga papatira pa sa harapan niyaong nakaupo sa luklukan at nagsisisamba doon sa nabubuhay magpakailanman at ilalagay ang kanilang putong sa harap ng luklukan na nagsasabi, marapat ka, O Panginoon namin at Diyos namin na tumanggap ng kalawalhatian at ng kapulihan at ng kapangyarihan sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay. Dahil sa iyong kalooban ay nangagsilitaw at nangalikha. So, nung tinanong ko ngayon, nakausap ko, sino yung naging isang tunay na Diyos na nasa langit na nakaupo sa luklukan? Yung sinasabing trono ng Diyos sa kalangitan. Sino yun? Ang sagot ng Muslim, yun yung naging isang Diyos, ang Allah. Yung sinasabi niyong Diyos Ama, ayon sa ilang parts na sa Ama sa Biblia. Ang sagot naman iba, hindi. Si Jesus yun. Siya na nga yun. So, ito ngayon ang sagot. Para malaman natin kung ano ba talaga nangyari. Pakinggan po natin. Yung kasunod. Medyo mahaba kasi konti. At nakita ko sa kanang kamay niyang nakaupo sa luklukan, na tinutukoy dito yung Diyos, ay nakaupo sa luklukan. Sa bagong Biblia po ngayon, trono. Okay? Ang isang aklat na may sulat sa loob at sa labas, na tinatakang mahigpit ng 7 tatak. Okay. So, sa pinakita dito na parang mayroon daw hawak ang Diyos sa kanyang kanan na nakabalumbon. Actually, sa bagong Biblia, makita yung nakabalumbon, parang scroll. Nahawak daw niya sa kanyang kamay. Pero hindi natin pwedeng literally na parang ikumpara sa tao. Ano po? So, tapos, so sabi nila si Jesus daw po yun. Ah, pero, titignan po natin. Sabi natin, yun yung Diyos na nag-isa, yun yung Allah. At nakakita ako ng isang malakas na anghel na nagtanyag ng malakas na tinig.
sinong karapat dapat magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito? At sino man sa langit o sa ibabaw man ng lupa o sa ilalim man ng lupa ay hindi makapagbukas ng aklat o makatingin man. At ako'y umiyak na mainam sapagkat hindi makasumpong ng sino mang marapat magbukas ng aklat o makatingin man. At sinabi sa akin ng isa sa matatanda, huwag kang umiyak. Ito na. Ibig sabihin, meron na daw makakapagbukas. Okay. Tignan natin kung sino. Narito ang leon sa angkan ni Judah. Ang ugat ni David ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat ng pitong tatak nito. At nakita ko sa gitna ng luklukan ang apat na nilalang na buhay. At sa gitna ng matatanda ang isang kordero na nakatayo. Sino yung tinatawag na kordero ng Diyos? Sino? Si Jesus. Tama po ba? Siya yung tinatawag na kordero ng Diyos. So makita nyo, yung Diyos na nag-isang tunay, nakaupo sa trono. Tama? Sinasabi ng iba na yun daw si Jesus. Pero makikita mo, hindi po. Dito lumitaw na yung kordero. Na yun, nakakapital pa na. Pinapatukoy na dito na si Jesus yun. So hindi siya yung nakaupo sa trono. Hindi siya yung nag-isang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Dahil sabi, yung nakupo sa trono, yun lamang ang lumika ng langit at lupa, at yun lamang ang Panginoon na Diyos ng lahat. So sabi nito, ulit, at sa gitna ng matatanda, ang isang kordero na nakatayo, na wari ay pilatay, na may pitong sungay at pitong mata. At siyang pitong espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa. Ito na, at siya'y lumapit at kinuha ang aklat sa kanang kamay niya ang nakaupo sa luklukan, sa trono. At pagkakuha niya ng aklat, so makikita niyo po, ito ha, napaka-simple, ito yung punto natin. Yung Diyos daw, merong hawak na kumbaga, ilano lang natin, kung halimbawa lang, meron siyang nakabalutbol, no, scroll sa kamay, yung nag-iisang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Na nakaupo doon sa luklukan, yung trono, sa mga bagong Biblia, trono ang ginagamit sa langit. Binanggit sa Biblia, may trono ang Diyos. Binanggit sa Quran, may trono siya. Pero hindi yan katulad ng trono dito, no? Dahil nagpas pa ng kalangitan yun. Hindi mo pwedeng ikumpara sa trono ng hari na tao. Nakuha niyo po? So, hawak ng Diyos yung scroll. Nung tinanong ko yun sila, sino yung Diyos na lumikha ng langit at lupa na nakaupo sa trono, sabi nila si Jesus po. Sir, pero nakita po natin dito na yung kordero, si Jesus ay lumabas dun sa gitna, kinuha niya sa kanang kamay ng Diyos yung aklat na nakabalumbon, nakaskot, nakaroon. So sabi ko, tinanong po sila ngayon, yung mga nakakausap ko mga pastor, eh paano yan? Sabi mo si Jesus yung Diyos na nakaupo sa trono. Eh dito nakita mo si Jesus yung kumuha ng scroll. Sabi mo si Jesus yung lumikha ng langit at lupa. Sinabi hindi, yun na nakaupo dun sa trono. Yun na ang sinamba nila. Yun ang isang Diyos na nakaupo dun sa trono. Oh, iba yun kaysa kay Jesus. Paano mo sasabihin si Jesus ako at ang Diyos ay isa? Sa inyong paliwanag. So, kitang-kita natin. Brokoli mo to, sige. Kung ginawa mo to sa akin, ikaw ba saka ako magkaparehas? At hindi ako mabigyan ng kasagutan. Napakasimple lang. Para makita natin yung katotohanan ba. Na iba yung Diyos. Di ba? Iba si Jesus. Mag-iba. Si Jesus, natulad yung pinabasa ko kanina sa bayan natin, Mateo chapter 21, verse 10 hanggang sa dulo. Ano nakasulat doon mga kapatid? Okay? Ano nakasulat doon? Okay? Ano po nakasulat doon? Tignan natin sa chapter 10. Chapter 21. Verse 10.
Ito po yung lahat sinasabi po sa mga na-experience ko bago ako naging Muslim. Mababasa po natin. At nang pumasok sa si Jesus sa Jerusalem, ay nagkagulo ang buong bayan. Nagsasabi, sino kaya ito? At sinabi ng mga karamihan, ito'y ang propeta Jesus na taga Nazareth ng Galilea. Ano tawag sa kanya? Propeta. Nung buong bayan ng Jerusalem, ito yung sinasabi ng araw ng palaspas. Yung pagsalubong kay Jesus Christ sa Jerusalem. Doon sa buong bayan, nakakilala sa kanya yung karamihan, naghanda sila sa ladakaran niya, no? Inabangan siya. Natural, may mga tao nasa bayan na hindi pa siya kilala. Kaya nagtanong sila, sino ba yun? Diba? So, sumagot yung karamihan, ano sagot nila? No? At sinabi ng karamihan, ito ay ang propeta, Jesus, na taga Nazareth, Galilea. Hindi siya tinawag ng Diyos o anak ng Diyos ng mga followers niya, yung mga kababayan niya taga Jerusalem. At sa bandang dulo, noon din Matthew 21, okay, nabasa niyo rin po. Sa verse, simulan natin sa verse. Simulan natin sa verse 42. Mahaba masyado kasi. Ano po sabi dito? Ito ang sagot din. Sabi dito, sinabi sa kanila ni Jesus, kailanman bagay, hindi ninyo nabasa ang mga kasulatan? Ang batong itinakwil ng nagtatayo ng gusali, ang siya rin ginawang pangulo sa panulo. Ito'y mula sa Panginoon. At ito'y kagilagilalas sa harap ng ating mga mata. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, ito po, aalisin sa inyo ang karya ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Ano po ibig sabihin ng prediction na yun? Tapos na ang maliligayang araw ng bansang Israel. Dating chosen land sila, chosen people noong unang panahon. Dahil sa pagtakwil nila kay Jesus, para natili na matigas ang kanilang mga puso, ayaw nila tanggapin ang katotohanan ng pagkapropeta niya, tinatakwil siya, tapos na yung maliligayang araw nila. Tapos na, expired na yung pagiging chosen people nila. Mismong galing kay Jesus. Sa Mateo chapter 21, verse 41, 42, hanggang 43. Kasunod po, ito pa. At ang mahulog sa ibabaw ng batong ito ay maduduro, datapot sino mang kanyang malagpakan ay pangangalating gaya ng alabok. At ang marinig ng mga pangulo sa sardote at ng mga pariseo ang kanyang talinhaga, ito yung mga pari nila sa religion, no? At yung mga religious teachers nila, ay kanilang napaghalita na sila ang kanilang pinagsasalitaan. So alam nila, kumbaga yung mga religious teachers ni Jesus noong walang panahon na pinapatamaan sila ni Jesus Christ. Tapos na yung paghahari nila noong mga Israelis. Ano po nangyari kasunod? At nang sila'y nagsihana ng paraan siya'y mahuli, gusto nilang uli si Jesus Christ. No? Kasi nagagalit sila. No? Pinapatamaan kasi sila. Ito po ha, nakita nyo? At nang sila'y nagsisihanap ng parang sila'y mahuli, ay nangatakot sila sa karamihan sapagkat ipinalalagay nito na siya'y propeta. Napakalino po. Sa Mateo chapter 21, verse 46, inulit na naman. Natakot sila. Hindi nila magalaw si Jesus dahil lang yun yung mga tao na mga alagad niya, mga followers ni Jesus. Natakot sila. Bakit? Dahil kinikilala daw siya propeta. Yun ang pananaw nila noong panahon ni Jesus. Yun ang tunay nilang pananaw. Hindi nila sila siya kinilala na Diyos o anak ng Diyos, ng Diyos sa literal na kahulugan, mga kapatid. So dito, no, siguro binigyan ko kayo ng ilan na, ha? Actually mahaba pa po yun, mga naranasan ko na hindi ako mabigyan ng kasagutan ng mga nakausap kong pastor ng iba't ibang sekta. Kahit ang kapwa ko. So sabi ko, malinaw na tama na walang ibang Diyos maliban sa iisa. Kaya sinabi ko noon, nasa sarili ko, tama na. Sumasaksi ako na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang kay Allah. At sumasaksi ako na si Muhammad ang huling sugo ng Allah. Naging malinaw sa akin.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نقوم بسبوكم. Maliwanag po mga kapatid. Maliwanag sa inyo. Lalo na nung may mga ilan sa kanila na tinanong ko, sabi ko, maliligtas ba ang mga resalista? May resalista dito, excuse me? Meron sa inyo resalista? Tasa kamay? Resalista. Ano po yun? Sabi daw nila, naniniwala sila ang Diyos ng katawang tao sa katawang niya, Jose Arisan. So, ang sagot nito mga kumpayan natin Kristiyano, hindi sila maliligtas. Bakit? Kasi naniniwala sila ang Diyos ng katawang tao, eh samantala, hindi naman si Arisan yun. Sabi na, si Jesus yun, ang naunang nagkatawang tao, Diyos, ginaya lang, ng mga resalista, tayong mga Kristiyano, yun yung view natin. Eh, nung tinanong ko, eh kung ganon, may problema tayo. Bakit? Kasi 500 taon bago ipanganak si Jesus, ipinanganak si Buddha. Tinuro niya, sabay niyo nag-iisang Diyos na hindi nakikita, yun yung kanilang langit at lupa, talikuran niyo mga ribulto. Pero nung nawala na siya, siya lang ginawang Diyos, ginawa na siya ng ribulto, di ba? Siya na yung sinamba at ang pananaw nila, siya na yung Diyos na nagkatawang tao. E nauna silang naniwala, yung mga Buddhist, na nagkatawang tao daw ang Diyos kesa sa ating mga Kristiyano. E di parang tayo gumaya sa kanila. Imposible sila gumaya sa atin, nauna ng 500 years yun eh. E ibig sabihin, hindi rin tayo maliligtas pala. At hindi lang yun, yung mga Romano po, kaya yung magkaroon ng konti sa Roman mythology, ang reliyon nila noon, naniniwala sa ang Diyos nagiging tao. Kaya yung Diyos nila, yung mga planeta natin, parang mga Diyos nila yan. Si Mercury, di ba? Si Mars, si Venus, no? Si Saturn, Neptune, Diyos ng karagatan, Pluto, mga Diyos po nila yan dati, yung mga Roman at Grego, pinangalan nila sa mga planeta na yan. So naniniwala sila noon, ilang daan taon pa, o libo taon pa, bago panganak si Jesus, na ang Diyos nagiging tao. Nauna pa siguro kaysa doon sa kay Buddha. At ayun na naman, ilang ulit pa magkakataon tao yung Diyos? Nakuha niyo po ito mga kapatid? Ganon din yung mga Hindus, mas matagal. Ikiniklaim nila, 3,000-4,000 taon na rin sila, o higit pa. Yung kalendaryo nila, kumbaga yung religion nila. Mas nauna silang naniwala na ang Diyos naging tao. Kaya yung mga dinodiyos nila, nakikita nyo, bukod dun sa hayop, yung mga baka at yung baba, meron silang Diyos naman naging tao. Talagang tao kasing tao. So ito palang pagkakatawan tao ng Diyos na konsepto, hindi bago sa Kristyanismo. Ito ay 1,000 taon nang nauna pa, bago pa ipanganak si Jesus. Bago pa si Buddha. Dahil katunayan, magbabasa niyo sa history, meron pong apat Collier's Encyclopedia, magbabasa niyo si Attis, Adonis, Dionysius, at saka si Osiris. Sino po itong apat na ito? Mga kinilalang Diyos noong unang panahon, daan o 1,000 taon pa bago panganak si Jesus. Na mga nagkatawan taong Diyos at namatay para maligtas ang kanilang mga tao, mga pagkasunod nila. Magintaan sila ng kaligtasan. Mga namatay ng violenting kamatayan daw para tupusin yung kasalanan. So hindi lamang yung pagkakatawan tao, no? Ng Diyos ay dumang doktrina na lamang sinaunang reliyon nito. Ganon din yung pagtubos pala ng kasalanan sa pamagitan ng pagpatay ng innocenteng tao. Kaya sa Islam, kung tinan nyo, tumutugma ang mensahe ni Jesus sa kaligtasan sa Islam. Sabi ni Jesus, paano maliligtas po? Sabi niya, eto ha, tandaan nyo, Juan 17:3, ang ginagamit sa Biblia nyo, John chapter 17 verse 3. Ano sabi ni Jesus, paano maliligtas? Sabi niya, at ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ang nag-iisa at tunay na Diyos. Tinutukoy pa na dito,
yung may isang Diyos, yung Allah. At si Jesus Cristo na iyong sinugo. Napakalinaw. Juan 17:3. So, paano ka na maligtas? Maniwala ka. Ayan o. Nawala ibang Diyos maliban doon sa Allah. Gusto ng isang tunay na Diyos. At maniwala ka kay Jesus bilang sugo. Dahil nung panahon niya, siya yung sugo. So, hindi nang bago. Nung panahon ni Moses, siya yung sugo. Isasabi mo kayo na, ano, Prince of Egypt daw. Pero hindi ko rin nabasa yung Prince na tinawag sa Prince of Egypt mapa sa Quran o sa Biblia. Yun ang pinamagat nila. Pero kung totoo yun o hindi, alam na nakakalam. No? So, makikita niyo po na iisa yung basic ng Messiah, makilala sa mayroon ng isang tunay na Diyos at maniwala dun sa propeta noong panahon nila. Kumbaga, panahon yung Abraham, siya yung propeta. So, sumasi ka na walang ibang Diyos, maniwala sa isang Diyos, Allah, maniwala ka kay Abraham. Yung panahon niya, siya yung propeta. Panahon ni Noah, siya yung propeta. Si Noah. Panahon ni Moses, siya yung propeta. Panahon ni John the Baptist, ni Jesus, sila yung propeta. Panahon na ulit, si Muhammad, siya yung muli propeta. So, hindi yan bago, di ba? Paniniwala sa isang Diyos, na wala ibang Diyos na dapat sabihin, paniniwala sa isa, sa alaman, at paniniwala dun sa propeta noong panahon nila. Ito yung basic. Para maligtas ka, ito yung simple sasabihin mo. Sumasaksi ako na walang ibang Diyos, maliban kay Allah. Sumasaksi ako na si Muhammad ang huling propeta at sugo ng Allah. Sumasaksi ako na si Jesus, nanak ni Maria, ay isa rin propeta at sugo ng Allah. Siya ay salita at espiritu mula kay Allah na ibinigay kay Maria. Hindi siya yung Allah, hindi siya anak ng Allah. Dahil Allah, hindi po nagkakaroon ng anak. Maliwala ng totoong paraiso, totoong impyerno. Ito lang po. Ganun kasimple. Maliwala po ba? Kaya kung gusto mo, nalilawang ka, nakita mo. O iba nga pala yung Diyos kesa kay Jesus. Si Jesus sugo, propeta, binanggit niya maraming beses sa kanyang, dito sa loob ng Biblia. 80 beses, tinawag siya yung anak ng tao. Ibig sabihin, anak siya ni Maria. Yun ang pananaw ng mga Muslim. 80 times. Almost, more or less 80 times. So, tama pa rin po ng mga Muslim. Mahal po namin siya at ang kanyang ina. Hindi lamang sa salita, maging sa gawa. Okay. Kaya kung gusto nyo magbalik po, yun lang po. Iimbita namin kayo doon. Kung gusto nyo mapatawad ang lahat ng kasalanan nyo, mabigyan kayo ng tuloy na kapayapaan sa puso at isipan nyo. At hindi kayo parusahan habang buhay sa impyerno. Siya lang magkaroon ng pardon, hindi na kayo parusahan doon. At yung katiyakan na tatanggapin kayo sa paraiso, eto lang po, dito tayo magsisimula. Sumasaksi ako na wala ibang Diyos maliban kay Allah at si Muhammad ang muling sugo, propeta ng Allah. Meron po ba? Sino dito yung handa na natanggapin yung katotohanan, mga kapatid? Abra? Abo, huwag kayo mahiya. Huwag gusto ba? Huwag kayo mahiya. Bro, di ba nakakalihan eh? Nasilingan ka na. Yes. Maliwala sa'yo, John? Ano, tara! Pakita mo sa kanila yung paniniwala mo. Ha? Talika. Tara. Para masyada ka dito sa harapan. Makapagsaksi ka. Kamu niyang nagkausap kami kagabi. Hindi ka pa rin. Nagkausap kami kagabi. Tara! Masyada. Ganito lang po kadali, mga kapatid. So, kagabi lang kita kami nito. Kagod lang. Pumisita na rin sa opisina natin. At paliwalagan na rin. Sharap, paliwalagan din sa kapatid. Handa ka na tanggapin to? Sigurado na? Kami ang habol pa dyan. Napakasimple lang po ng Islam. Pagsunod sa utos ng Diyos, balikan natin yung pinakaunang-unang utos ng Diyos na makilala lang natin siya at siya lang makasasabay natin at wala lang iba. Yun ang isang Diyos, yung Allah. May mga nangyayama yata, yung mga kapitbahay ko dyan, no? Kumusta na kayo? Ano?
Kanina nasa kami, susunod sa propeta eh. Ngayon ayaw sumunod. Susunod na. Ha? Kanina susunod eh. Madali lang, kapatid. Huwag kayong kahiya. Napakadali lang po. Sir, bro. Bro. Tignan ko lang. Nasasina. Susunod na kayo. Bro, maliwanag po sa inyo na iba yung Diyos. Bro, iba yung Allah, ibig sabihin, iba si Jesus. Naging maliwanag sa inyo? Sa mga pinakita ko, na si Jesus isang sugo, propeta ng Diyos, ayon mismo sa kanyang sarili na siya ay sugo, at ayon sa mga kanyang mga alagad, noon na siya ay isang propeta. So yun po yung aming pananaw, isa sa mga dakilang sugo at propeta ng Allah. So makinig na mga kababayan. Baka meron pa, meron po dyan. Na gusto mong mabon. Bro, baka may tanong kayo. Welcome. Ah, Rani. Leo and others. Ang tropa natin dyan. Bro, maniwala sa inyo? Bro, maniwala. Ha? Kapit-bahay ko yan. Kapit-bahay ko yan, Brad. Kaya, kapit-bahay ko lang yan. Kapit-bahay na natin dito, kapit-bahay ko pa doon. Sa Pinas. Bro, maniwala sa inyo? Bro, maniwala sa inyo? Naintindihan nyo? Baka may question kayo, huwag yung maya. Jason, may question kayo dyan? Ari, ano ang butang? Oo. Ayan, si Kuya, nagbutang kasi din yan. Si Kuya Abdul Karim. May ganun po. Bro, huwag yung dalawang isip, bro. Isang isip na lang kayo. Ang laki mong dalawang isip. Isang isip na lang. Ayan, bro. Bro, para isip to. Parang bro, bro. So yun lang po, yung sinasamba natin sa Islam, kung sino yung sinasamba ni Jesus. Yun ang isang tunay na Diyos na tinatawag natin Allah. Kaya po hanggang ngayon, ang mga rabing Kristiyano, alam pa rin ang tawag nila sa Diyos, hindi nagpapago. Sa loob ng 2,000 taon, halos. Alhamdulillah. Huwag kayong mahiya kapatid. Oo, sige lang. Tara, welcome. Kung gusto nyo maligtas, eto lang po, dito lang sisimula. Yung narinig nyo lagi, no? Pinapalalahanan tayo lagi ng susi sa kaligtasan. Eto rin po, excuse me, no? Eto rin yung nakalagay nandun yung sa bandera ng Saudi Arabia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Walang ibang Diyos maliban sa Allah, si Muhammad ang huling sugo ng Allah. Ito yung ating password ng kaligtasan ngayon. Noong panahon ni Jesus, la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban kay Allah, si Isa ay Rasulullah. Si Jesus yung sugo ng Allah noong panahon niya. Bismillah. Okay, baka naman natatakot sa kapatid. Baka akala nyo, pag nag-Muslim ka, bro, dadaan ka sa ano, katulad ng hazing na tulad na napapanita natin sa Pilipinas. Hindi po ganon. Ganito lang, oh, kapatid ko, paano ba maging Muslim? Handa ka na, kapatid? Okay, bismillah. Kaya. Kaya. Shad. Ako na sa akin. Ako na sa akin. Ako si Isa Dalamita Jr. Nasumusumpa. Na walang ibang Diyos. Na may karapat dapat. Sambahin. Maliban lamang. Kaya ako ba? At ako'y sumasaksi. At ako'y sumasaksi.
Muhammad. Na si Muhammad. Ayon din propeta. Ayon din propeta. Subo ng Bata. At ako rin sumasaksi. At ako sumasaksi. Na si Jesus. Na si Jesus. Anak ni Maria. Anak ni Maria. Hindi sa Diyos. Hindi sa Diyos. Hindi siya anak ng Diyos. Hindi siya anak ng Diyos. Sa isang dakilang propeta. Sa isang dakilang propeta. At subo ng Bata. At subo ng Bata. Naunawa na ito. Yes. Sino ba si Diyos? Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammad. Muhammad. Rasulullah. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya sahabat ini.